Yo, what's up mga kasay-TV printing? So, nagbabalik ulit tayo. Meron lang akong ituturo sa inyo kung paano tatanggalin yung pagka-grenish ng inyong print gamit yung inyong mga printer na L805. So, eto working din to sa mga ibang printer. So, susundan nyo lang kung ano yung mga steps na gagawin natin sa printer settings. So, meron na ako ditong mga sample. Etong logo ng ating customer, kulay gray siya. So medyo mahirap talagang palabasin ang kulay gray na color sa L805, lalong-lalo na kapag ikaw ay naka-pigment ink. So tayo gamit natin ay pigment ink at Hansol ang gamit natin ng mga ink. So meron tayong mga settings dito na ituturo ko sa inyo, which is etong number 1 ay naituro ko na sa inyo. Ito yung printer settings niya, yung Epson Matte Quality High. And then sa additional, tatanggalin nyo lang yung high speed. Photo Enhance, iti-check nyo yung dalawa. Tapos yung color controls, Adobe RGB, Gamma 2.2. Tapos dadagdagan nyo lang yung magenta ng 5. So ito yung kanyang output, in-scan ko na para sa inyo para mas malinaw. Ito yung printer output niya, ganyan. So napapansin nyo no, medyo greenish or medyo may pagka-green yung kanyang pagka-gray. Ganyan yung settings niyan. So ito yung pinakatama para maayos nyo yung gray na color na mapalabas ninyo. Ang gray color medyo nagmamatter siya sa inyong mga settings talaga tsaka sa mga media na ginagamit nyo. So una, ipapakita ko sa inyo ang gamit natin dito na paper type. Dito sa settings lang to, which is Epson Matte Color Quality, ginawa nating high. Tapos tatanggalin nyo lang palagi yung high speed. Yung photo enhance, huwag nyo na siyang iti-check. Tapos, dito sa color, ang gagawin nyo, ito na yung tutorial, 10, 20, tapos 5. Ito, no? Cyan, 10, magenta, 20. So, sa yellow, gagawin nyo siyang negative 5. Yung output niya, magiging ganito. So, medyo lumabas na yung pagka-gray niya, kung napapansin nyo, no? Medyo gray na siya. Pero, para mas maayos pa natin yan, ang gagawin nyo, ito yung pinakamaganda. Pero nasa sa inyo kung mas prepared nyo yung nakalagay dito na paper type Epson matte. Pero para sa akin, mas magandang mas mapalabas yung kulay kapag ka pinalitan nyo siya ng paper type Epson ultra glossy. Gagawin nyo yung settings na to, ultra glossy yung ilalagay nyo para maging ganito. So kung napapansin nyo, maganda na yung pagka-gray niya at hindi na siya greenish. Take note, ang gamit natin dito na media ay iTech vinyl na matte. Matte ang gamit natin dito pero paper type na pinili ko ay ultra glossy kasi nagmamatter siya. Kung ang pipiliin nyo dito, Epson matte, magiging ganito yung output. So ang ginawa ko, ultra glossy para medyo light, light yung kulay niya. Ayan o, ganyan na yung pagka-gray niya. So maganda na, hindi na siya kulay gray kumpara na dito sa mga ganito. Dito sa settings na to. Pero itong settings na to ay maganda kung hindi gray yung gagamitin yung kulay or yung mga output nyo hindi gray. Ito maganda tong itong settings na yan. Pero kung gray na ang usapan, ito na ang gagamitin ninyo. Paper type, ultra glossy, quality high. Ito, high speed, uncheck nyo lang. Dito sa photo enhance, wala kayong gagalawin. Wala rin kayong gagalawin sa color mode. Ganyan lang yan. Ito yung pinaka tutorial. Cyan 10, magenta 20, yellow negative 5. So sa mga nag-a-problema para sa kulay gray, ito na yung sagot na settings para sa inyo. Lalong-lalo na kung kapares kayo ng mga ginagamit kong item na Epson L805 ang printer nyo at Hansol pigment ink ang gamit ninyo. Pero working din to sa mga ibang printer at ibang ink. So tandaan nyo na lang ganito, pag color gray. So next time may nag-comment din sa atin para naman daw sa color, parang pearl ata yun, no? So abangan mo na lang yung tutorial natin para naman sa mga color pearl. Kasi iba-ibang color, iba-ibang timpla. So ito pinakamaganda sa color na gray na mapalabas ninyo, ganitong settings. Ayan, no? So, i-post nyo na lang yung video para matandaan nyo yung settings na to. So, like, share, and subscribe. Bye-bye.